Unang araw sa trabaho ng babae ito. Natakot siya sa kanyang boss. Nagpalabas ang lalaking iyon mahinang tunog at hindi tumigil. Napagod siya at tumigil sabay turo sa kanya. Punit ang damit mo, namula ang dalaga sa hiya. Bagong yaya lang siya. Siya ay isang mayaman na naparalisa. Sa hindi inaasahang nabantaan siya ng ganito sa unang pagkikita. Hindi ito patas. Pagkakataon niya na ito, gusto niyang palayasin ang nars na ito. Pero hindi niya inaasahan. Sa pagkakataong ito, hindi na niya metatanggal. Dahil ang dalagang ito ay espesyal. Ang kanyang tatay ay walang trabaho, ang kanyang ina ay nanatili sa bahay upang alagaan ang kanyang lolo. Ang kanyang kapatid na babae ay hindi kasal ngunit buntis. Ngunit nais pa ring mag-unibersidad. Ang presyo ng isang pamilya ng lima ay pasan niya. Bagaman medyo hindi patas ang kapalaran. Isang matapat na tao na tulad niya ay hindi kailanman nagkaroon ng sama ng loob. Opisyal na nagsimula, ito ang 2016 romantikong pelikulang Ako Bago Ka ay halaw mula sa pinakatanyag na nobela ng parehong pangalan noong 2013. Maaari tayong umiyak, at binalaan siya na huwag maglakad-lakad at makipag-usap sa kanya. Kaya't si Luisa ay laging nasa kusina. Marahang pinitik ang libro at hinintay ang order. Sa tanghalian, siya ay nakaupo sa hardin kumakain ng sariling sandwich. Kahit na napakahusay ng mga kondisyon sa kastilyo, ang pagkain ay masarap. Hindi sila nabibilang dito, araw-araw ay ayaw niyang magtrabaho. Ngunit si Luisa ay nandun pa rin sa ganap na alas 8. Tapos na makeup at nakangiti. At si Will ay nakasimangot ng tingin. Hanggang isang araw, dumalaw ang dating kasintahan. Siya na ang kasintahan ng kanyang matalik na kaibigan. Nasaktan siya ng sobra. Bago umalis, sinabi ng dating kasintahan kay Luisa ng walang dahilan. Palagi niya akong pinapaalis. Pagkaalis nila, gumamit si Will ng isang wheelchair upang patumbahin ang lahat ng kanyang mga larawan. Ito ang tanging paraan upang siya ay makahinga. Nakatingin sa kanya, kinabukasan, bumili siya ng maraming pandikit. Maingat na muling idikit ang mga sirang frame matapos makita iyon ni Will. Lalo siyang nagalit sa kanya. Sinabi niya na nagbihis ng luma. Pinuna siya bilang walang silbi. Sa pagkakataong ito ay talagang nagalit si Luisa. Hiningi sa kanya na igalang siya. Sinabi ni Will na dapat siyang umalis. Sinabi ni Luisa na hindi siya makakaalis. Kailangan niya ng trabahong ito, wala siyang pera. Minsan, pagkatapos nito, sinimula ni Will na tanungin si Luisa na tumulong na ilagay ang disk. At pagkatapos ay hiniling sa kanya na manood ng sine kasama niya. Habang nanonood ng sine, palaging tahimik na pinagmamasdan ni Will ang reaksyon ni Luisa. Simula noong araw na iyon, nagbago ang kanilang relasyon. Nagsimulang magsalita, hindi na bastos si Will. Wala ring pakialam si Luisa sa nakaraan. At napansin din ni Luisa panlabas ay nakakainis na taong ito pero labis na nakakaawa. Napaka-weird ng sakit ni Will. Hindi pinagpapawisan ang katawan niya. Magkakaroon din siya ng mataas na lagnat. Kaya, sa malamig na mga araw ng taglamig, nahubad lang niya ang damit niya. Ginamit ang bentilador upang umihip. Pagkatapos ay gumamit ng basang tuwalya upang palamig. Si Will ay isang mayamang tao na mayroong lahat gwapo, may 6 na pack abs. Kabataan na may malaking kayamanan at isang magandang kasintahan. Na may trabahong kumita ng maraming pera. Magaling siyang maglaro ng kahit ano. Mukha siyang nabuhay ng perpekto ngunit biro sa kanya ng Diyos. Ang utak ni Will ay nasira sa isang aksidente sa sasakyan na paralisa at hindi makagalaw. Alam ang mga bagay na ito. Sobrang naawa sa kanya ni Luisa. Kahit na pagkatapos ng trabaho ngunit nakatayo pa rin siya sa tabi ng kama laging inaalagaan siya. Ngayong gabi, nagising si Will. Nakitang nandoon pa rin si Luisa. Medyo naging emosyonal siya ngumiti sa kanya. Simula noon, silang dalawa ay hindi lamang isang doktor isang pasyente. Ngunit naging magkaibigan din. Pumayag din si Will. Upang hayaan ang kanyang mag-ahit ng kanyang balbas. Hanggang sa lumiwanag ang mukha niya. Masigasig na tumingin sa kanya ni Luisa. Kasi ang gwapo talaga ng lalaking to. Hindi na kailangang sabihin yon. Ngunit sa araw na iyon, narinig ni Luisa ang pagtatalo ng mga magulang ni Will. Nagtatalo sila ang usapin ng euthanasia at tipan. Unti-unting naiintindihan niya nakalabas na sa madaling panahon ay nagmakaawa si Will sa kanyang mga magulang na hayaan siyang mamatay. Inaprubahan din ng panig ng Switzerland. Ayaw tanggapin ng ina, ngunit nais ng ama na suportahan ang kanyang anak. Naisip ni Luisa ang peklat sa pulso ni Will. Ito ay ang peklat mula sa paglaslas ng pulso. Ngayon, pagkatapos ng trabaho, malakas na polem ni Will sa kanya. Hindi siya sumagot, si Luisa ay walang gana at tumakbo upang hanapin ang kanyang kapatid na babae. Hindi mo kailangang panoorin si Will na pumanaw. Maaari mo siyang tulungang mabuhay dahil sa pag-ibig? Matapos itong pakinggan, nabuhayan si Luisa. Sinimulan ang pagbabasa, nag-online upang malaman kung paano mabuhay ang mga taong baldado para lumabas. Nagpunta sila sa isang konsyerto.
si Luisa ay nakakuha ng isang pulang damit sa isang Sol Emna na konsyerto. Kinagat ang label sa kwelyo sa likuran ni Will. Natanto ni Will, ang tao ay gustong-gusto ang buhay tulad ni Luisa. Matapos ang konsyerto, nakarating sila sa harap ng gate. Sinabi ni Will na ayaw niyang pumasok. Gusto niyang umupo sandali, ang nagpunta lamang sa isang konsyerto kasama ang isang babae. Ang relasyon sa pagitan ng mga ito ay naging mas mahusay. Sa kaarawan ni Luisa, kahit na personal na pumunta sa kanyang ordinaryong bahay. Binigay din sa kanya isang reg along na kinagulat niya at sumigaw. Ni hindi ito naisip ng kasintahan. Hindi nagtagal isasaayos din ang negosyo. At nakahanap ng trabaho ang tatay ni Luisa. Kaya't nagawa niya ang nais niya. Hindi kailangang mag-alala tungkol sa kabuhayan. Ang dating kasintahan ay magpapakasal sa kanyang matalik na kaibigan. Nasa isang wheelchair si Will upang dumalo sa kasal. Narinig ni Luisa ang isang babae na sinabi na hindi alam ng nobya kung paano pipiliin ang kanyang lungkot. Kabilang si Will sa mga lalaking ito, siya ang pinakamaaasahan na tao. Napakasisi na pagkatapos ng polio. Pumili siya ng iba. Ang sabi ng babae, hindi niya kailangang maawa kay Will. Pero sorry sa babaeng yun. Hindi nagtagal, ang dating kasintahan ay dumating upang kausapin si Will. Sinubukan niyang maging natural ngunit tila medyo mahirap. Kung sa bagay, minsan niyang iniwan si Will. Sinabi pa na kasalanan yon ni Will. Ngunit ngayon ay mayroong kumpanya ni Luisa. Napagpasyahan ni Luisa na sumayaw kasama si Will. Umupo siya sa kondongan niya. Lahat ng tao doon ay nakatingin. Walang tigil sa pagsasalita. Dating kasintahan ng nobya na may kapansanan. Ngunit maaaring makahanap ng isang tunay na pag-ibig. Sa sandaling ito, sinabi ni Will kay Luisa, ikaw lang ang nag-uudyok sa akin tuwing umaga gumising. Pekeng naging totoo, nahulog na ang loob niya rito. Hindi niya rin sinabi sa kanya, na siya ay mamamatay ng mapayapa. Ang araw ng pag-alis ay palapit ng palapit. Napilitan si Luisa na magkaroon ng pagnanasang mabuhay. Bago dumating ang araw na iyon, pagkatapos ay binalak niya ang huling paglalakbay upang dalhin si Will sa magandang beach. Sabay silang lumubog, tumawa at masayak, sabay na pinanood ang ulan. Pinanood si Luisa na sumasayaw sa mga alon sa ilalim ng mabitoong kalangitan. At pagkatapos ay naghalikan sila. Nagpahayag ng pagmamahal sa bawat isa. Sa sandaling ito, sinabi ni Luisa kay Will, mapapasaya kita. Huwag pumunta sa Switzerland, okay? Dahil sa lalong madaling panahon nagtanong si Will na pumunta sa Switzerland upang makatanggap ng isang euthanasia. Ngunit matuloy na sagot ni Will. Gusto pa niyang umalis. Umiiyak si Luisa at inaasahan na magpatuloy siyang mabuhay dahil sa kanya. Pero sabi ni Will mahal kasi siya nito. Iyon ang dahilan kung bakit nais niyang palayain siya. Dahil hindi niya kayang ibigay sa kanya ang kaligayahan na mayroon ng ordinaryong tao. Bumalik sa bahay, humagulgol si Luisa, pinagalitan ng kanyang ina na sobra ito. Hindi pinapayagan ang pasyente na pumili ng ganoon. Wala nang iba kundi ang pagpatay. Walang sinabi si Luisa, hanggang sa dumating sa harap niya ang kanyang ama. Sinabi sa kanya, hindi ka nabigo, ang pinakamahusay na reg along maibibigay mo sa kanya. Hindi isang buhay na pag-asa pero pagmamahal mo. Nang malaman ni Luisa na umalis na si Will sa Switzerland, nagpasya siyang sundin siya, dumating siya sa oras. Sa wakas nakita ang mukha ni Will sa huling pagkakataon. Ngumiti siya at ngumiti din si Will. Binuksan niya ang bintana, hayaan siyang makita ang asul na mundo na ito sa huling pagkakataon. At pagkatapos ay nagpaalam na sila kay Will. Ang bawat dahon sa mundo ay hindi pareho. Sa tuwing magkikita tayo sa buhay paghihiwalay lahat, ang isang kaluluwa ay maaaring lumiwanag dahil din sa dalisay na katangian nito. Maya-maya pa nagpunta si Luisa sa isang kafe sa Paris. Ang kanyang mga ideal at pagmamahal naging bahagi niya. Dahil sa isang pag-ibig at pagbabahagi nagpatuloy sa kanyang buhay. Ang minamahalang buhay tulad ni Luisa siguradong hindi masasayang ang buhay na ito.